Thank you, Lord. Magandang hapon sa ating lahat. Lahat po ba ay masaya? Tingnan mo ang katabi mo kung mukhang masaya. Yan ba talaga ang masaya? Ang mga pinagpala ng Panginoon ay pumalakpak ng malakas. Hallelujah! It is good to be in the house of the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ang ganda mo, ang gwapo mo. Naniwala ka naman. Sabi ng isang dalaga sa pare, sabi niya, Father, alam mo, Father, ang gwapo mo at ang cute mo. Bakit ka pa kasi nagpare? Sabi ng pare, dahil ayaw pumayag ng magulang ko na magmadre ako, bruha. Alam mo, kapag lalapit ka sa isang manghuhula, good news at bad news lagi ang ibibigay. Yan ang estilo ng mga manghuhula. Bibigyan ka ng good news at bibigyan ka ng bad news. May isang lumapit at sabi ng manghuhula, good news, makukuha kang model ng sabon. Bad news, ikaw ang germs. Kapag lumapit ka sa ating Panginoon, laging good news ang ibibigay. And this afternoon, I would like to share the good news from the Word of God. Handa na po bang lahat? I would like to read the Bible in Hebrews chapter 10, verse 22 in NIV version. I would like to read it also in Tagalog Bible. Sabi po dito sa Hebreo, yes, 22. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Sabi sa Tagalog, kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis ng ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20, it is no longer I who lives, but Christ lives in me. Hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. My topic this afternoon is entitled, Am I Living for Jesus? Am I living for Jesus? Ako ba ay nabubuhay para kay Jesus? Alamin nga natin, tayo ba ay nabubuhay para kay Jesus? Naipapamuhay na ba natin ang expectation ng Panginoon na ngayong tayo ay nasa Kanya na? Alam niyo po mga kapatid, merong tatlong layunin si Lord ng pagkakatawag sa iyo. Merong tatlong layunin ng Panginoon kung bakit ka tinawag. First, He called you to believe. Tinawag ka upang manalig. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John 3:16, tinawag tayo upang manampalataya sa ating Panginoon. Sabi ng aklat ng Roma at aklat ng Efeso, sabi doon, the just shall live by faith. Ang mga pinatawad ay nabubuhay sa pananampalataya. Araw-araw, nabubuhay tayo sa pananampalataya. We do not live by sight, we live by faith. Tinawag kita para magtubod sa iya, maniwala, manampalataya sa iya. Sa uruadlaw na mayon kita. He called you to believe. Secondly, He called you to belong. Tinawag ka upang mapabilang. Hindi lang maniwala, kundi mapabilang. Saan? Tinawag ka upang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mapabilang sa kanyang tahanan o pamilya. We were born into two families. Dalawang beses tayong ipinanganak. First, we were born into physical family.
Nung isinilang ka ng nanay mo, nang lumabas ka sa sinapupunan ng nanay mo, namulat ka sa isang pamilya. Meron kang nakagis ng isang physical na pamilya. Pero noong isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon at tinanggap mo siya sa iyong puso, isinilang tayo sa isang spiritual na pamilya which is called the church. Your church is your spiritual family. That is why the Lord has called you not only to believe but to belong. You belong to Him, you belong to God's kingdom, you belong to His church. You do not belong to the devil, you do not belong to this world, you belong to Jesus. He called us to believe, He called us to belong, and thirdly, He called us to become. The Lord has called you to become. Tinawag ka upang maging kagaya ni Kristo. He called us to become like Him. Sabi ng Bible, as He is, so are we. Kung sino siya, ay maging ganun din tayo. We are to be transformed to be like Him. Tayo itinawag upang maging kagaya ng ating Panginoon. To be transformed into the image of Christ. Nagbabagong buhay at nagbubungang buhay. May Christ-likeness na, may fruitfulness pa. Kaya importante ang pagbabago. Dahil kapag walang pagbabago, para ka lang nagpalit ng relihiyon. In 2 Corinthians 5:17, nasabi ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay sinambagong nilalang, wala nang luma, ang lahat ay bago na. Nagkakaroon ng transformation, nagkakaroon ng patutuo ng pagbabago sa iyong buhay, nagiging doer ka ng word ng ating Panginoon. Now, the question is, what living for Jesus really looks like? Ano bang makikita sa isang taong nabubuhay na para kay Kristo? Now that the Lord has called us to believe, to belong, and to become, ano ang dapat makita sa isang taong nabubuhay na para kay Kristo? I would like to read the Bible again in Hebrews 10 verse 22, yung binasa nating talata kanina. Ang sabi doon, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Anong makikita sa isang taong nabubuhay na para kay Kristo? I would like to give you 4 points today. If you are living for Jesus, you will spend more time with Jesus instead of running from Him. If you are living for Jesus, you will spend more time with Jesus instead of running from Him. Sabi ng binasa nating talata, let us draw near to God. Lumapit tayo sa Diyos. Hindi ba dapat habang tumatagal, ang buhay mo ay palapit ng palapit sa Diyos? Hindi ba habang lumilipas ang mga panahon na naglilingkod ka, ang iyong buhay ay paigting ng paigting ang relasyon, palalim ng palalim, palapit ng palapit sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon? Nagsimula kang malayo noon. Lahat tayo nagsimulang malayo. Malayo ang loob, malayo ang iniisip, malayo ang pagtingin sa Diyos noon. Di ba noon ayaw mo pangang umaattend sa ganitong pagtitipon? Naaasiwa ka, nakokornihan ka, at feeling mo parang na-out of place ka. At kapag nagkakantahan ay para kang tuod na nakatayo lang, nanunood ka lang. Di ba noon ginagawa mo yan? Pero paglipas ng mga panahon, parang nagugustuhan mo na. Sumasabay ka na rin kumanta. Pumapalakpak ka na rin at umiindak sa pagpuri sa Kanya. Nasasabi ka na rin makinig ng mga salita Niya at bukas ang iyong puso sa Kanya. And you feel na nakay Kristo ka na. Gusto mo ng ginagawa mo. Feel mo na ang kinakanta mo. Nanonood na sa puso mo ang mensahe sa iyo. Bawat salita ng Diyos na papakinggan mo, pakiramdam mo, kinukurot ka. Ang buhay mo ngayon ay nasa paglapit na sa Kanya. Excited ka na sa Kanya. Sabi ni Apostle Pablo, let us draw near to God. Nasa kwento na tayo ngayon ng paglapit sa Diyos.
Natututo na tayong tumawag. Natututo na tayong mag-pray. Mananangin, mag-devotion. Yun ay paglapit sa Panginoon. Nagugusto nating dumalo sa church celebration, mag-join sa simbahay, sa cell group. Interesado ka na basta patungkol sa Kanya. Nasa kwento ka na ng paglapit sa ating Panginoon. Sabi ng kanta, "The more I get to know you, the more I fall in love. The more I see you giving, the more I give my life. To you, my Jesus, sweet Jesus, I'm falling more in love with you." Sabi ng isang kanta, "The longer I serve, the sweeter it grows." Umiinting, lumalalim, umaalab, palapit ng palapit. Natututo ka ng magmahal sa Diyos, nasasabi ka na sa Kanya. And if you want to spell love, the spelling of love is T-I-M-E, time. Dahil kapag mahal mo sa Kanya, iikot ang buhay mo. Dahil mahal mong Panginoon sa Kanya na umiikot ang buhay mo, nagkakapanahon ka ng lumapit. Naglalang ka na ng oras, dati hindi. Nagkakaroon ka na ng pagpapahalaga sa Kanya. Importante na sa iyong gawain ng Panginoon. Nag-i-schedule ka na. Meron tayong church ngayon. Meron tayong simbahan ngayon. Nasa paglapit ka na ngayon. And if you are living for Jesus, you will understand the very purpose why we are here and why we are alive. Ano bang dahilan bakit tayo naririto? Ano bang dahilan bakit tayo'y nabubuhay? Ano bang layunin at purpose ng buhay mo at ng buhay ko? Madaming tao nabubuhay at umiikot lang ang buhay sa goals. I want to have this. I want to have that. Gusto kong magkaroon ng ganito. Gusto kong magkaroon ng ganyan. Puro lang goals. But how many of us know our purpose? You have to discover your purpose. Anong layunin ng buhay mo? Bakit ka humihinga ngayon? Bakit ka nag-i-exist ngayon? Anong layunin ng buhay? Discover your purpose. Sabi nga, there are two great days in life. Merong dalawang dakilang araw ng buhay. The day you were born and the day you discover why you were born. What is the greatest command in the Bible, in the Scripture? Deuteronomy 6 verse 4, "Hear ye, O Israel, the Lord our God is one Lord. You shall love the Lord your God with all your passion, with all your heart, with all your soul, and with all your strength." My dear brothers and sisters, the greatest purpose in life is loving and serving Him. Ang pinakadakilang layunin, bakit tayo nabubuhay? Upang paglingkuran ang Diyos, sambahin ang Diyos, mahalin ang ating Panginoon. Serving God is not a part-time occupation. It is a full-time job. You always give your time. You will make yourself available for God. Nagiging available ka para kay Lord. My dear brothers and sisters, be faithful to our purpose. Huwag kang magtaka bakit nung araw ang mga disciples, araw-araw silang nagkakatipon sa templo. Doon umiikot at umiinog ang mundo nila, ang magpuri at sumamba. Sabi sa kanta, araw-araw magpupuri, araw-araw ako'y sasamba. Sa mundong ito may mga sugapa sa ibang bagay. May sugapa sa sugal. Pag naupo sa upuan, sa sugalan, walang tayuan, walang ihian, dyan na niyang kakain. May mga sugapa sa sugal. May mga sugapa sa inom. Walang uuwi hanggat may laman ang bote. Kung may mga taong sugapa sa alak, sugapa sa sugal, sugapa sa bisyo, dapat ang mga anak ng Diyos sugapa din sa Kanya. Naghanap ang Diyos ng mga taong sipsip, sugapa at dayukdok. Anong masigit pa sa dayukdok? Nuknukan ang dayukdok. May mga taong baliw sa computer, baliw sa droga, baliw sa lakwatsya, baliw sa katrato. Dapat ikaw baliw ka din kay Lord, baliw ka sa pagsamba. Sabi niya po Sir Pablo, "For me to live is Christ and to die is gain." Gawin natin ang pampalago, hindi yung pampalabo. Habang tumatagal, palapit ka ng palapit sa Diyos, paigting ng paigting, patamis ng patamis, pasarap ng pasarap ang relasyon sa ating Panginoon. Palapakan mo nga si Lord. Kung ikay nabubuhay na kay Kristo, umiikot ang buhay mo sa paglapit sa Kanya. You will spend more time with Jesus.
May panahon ka lagi. Pinagkakaabalahan mo na ngayon ang Panginoon. And if you are living for Jesus, you will serve Him from your heart. And you will not play around with the world. Sabi ng Hebrews 10 verse 22, let us draw near to God with a sincere heart. Lumapit tayo sa Diyos. Ha? Let us draw near to God with a sincere heart. Lumapit tayo sa ating Panginoon na ang ating puso ay seryoso sa Kanya. Na isang Panginoon, ang ating buhay, ang ating puso ay naglilingkod sa Kanya ng tapat at totoo. Mga kapatid, naghahanap ang Diyos ng mga taong seryoso. Hindi palabas lang ang nangyari sa cross. Hindi isang sinakulo lang o hindi isang pelikula lang. Hindi arte lang ang kaganapan at mga pangyayari. May nasaktan, may hinubaran, may kinuranahan ng tinik, may pinahirapan, may ibinilad sa kahihiyan, may ipinako sa cross at may namatay at ang lahat ng dahilan, ikaw! May nagsakripisyo para sa iyo. Iniwan ang marangyang buhay sa langit na buhay bilang isang alipin. Ang misyon ay upang iligtas at ikaw ay sagipin. My friend, my dear brothers and sisters, be sincere in loving God. Be sincere in serving God. Isa puso mo ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng isang awit, in sweet abandon, total surrender, I give my life to you. Come to Him with a sincere heart. Paglingkuran mo ng puso mo'y tapat, totoo. Dapat mayroong undivided loyalty. Sabi ng kanta, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong ang itinitibok ay ika'y maparangalan. Let us honor God. Sa harapan niya at sa harapan ng mga maraming tao, ma-honor natin ang Panginoon because we serve Him with a sincere heart. Sabi ng ikalawang Timoteo 2:3-4, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Sabi ng Biblia, we are soldiers of the Lord Jesus Christ. And no soldier gets entangled with civilian affairs. He only wants to please his master. Ano sabi ng Biblia? Kung tapat ang puso mong naglilingkod, seryoso ang puso mong naglilingkod sa Kanya, sabi ng Bible, do not engage in worldly affairs that does not glorify God. Do not engage in worldly affairs that does not glorify God. Huwag kang makisawsaw sa mga makamundong bagay na pinagkakabalhan ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Do not use what belongs to Satan. May mga bagay na pag-aari si Satan sa mundong ito. Huwag mong gamitin, sabi ng Panginoon, do not touch what is unclean. Do not touch what is unclean. Be sincere in serving. Do not touch drugs. Don't go into alcoholism, sugal, indecent clothes. Any clothes that doesn't glorify God, nagpo-promote ng lust, nagpo-promote ng seduction. Honor God, honor yourself. Maging kagalang-galang ka sa harap ng Diyos at marangal sa Kanyang harapan. Be decent in and out. God is after your wholeness inside and out. Gusto ng Panginoon ang iyong kabuuan. Loob at labas, na-honor mo ang Panginoon sa harapan ng mga tao at sa harapan niya.
Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi ng Bible, ialay daw natin ating mga sarili, ang ating makatawan. Ang kabuuan ng ating buhay, ialay natin sa Diyos bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Magbago na kayo at mag-iba ng pag-iisip. Huwag na kayong umayo sa takbo ng mundong ito. Sa halip, magbago na kayo ng pag-iisip. Alamin ang kalooban ng Panginoon. Anong will ng Panginoon? Anong mabuti, anong pleasing at perfect will sa Kanya? Sabi ng Bible, maging isa kang buhay na handog. Habang may hininga ka, inaayos mo ang sarili mong buhay, in and out. Pinagbubuti mo ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling buhay. In and out, you please God with your soul and with your body. Gawin mo habang buhay ka at may hininga ka pa. Huwag yung kung kailan patay ka na. Honor God habang buhay ka at habang may hininga ka. Ang tawag doon, handog na buhay. Huwag yung kung kailan patay ka na. Nakakita ba kayo ng patay na nakaburol, naka-miniskirt? Nakakita ba kayo ng patay na nakaburol, naka-spaghetti, naka-sleeveless o naka-pek-pek short? Nakakita na ba kayo ng patay na ganoon ang suot? Kung kailan namatay, saka natuto ng tama. Kung kailan namatay, saka natutong magsuot ng disente sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. At kung kailan namatay, kung kailan patay ka na, saka nakaara magsusog sa pagsimba. Nakaara magsimba, posturado pa, may lipstick pa, may foundation pa, may makeup pa, may mga burak pa, nasa unahan pa, nasa may altar pa. Pila, lahat ng iyong wala ng kwenta, bakit handog na patay? God wants your wholeness habang buhay ka, habang mahininga ka. Honor Him with your life in and out. He wants your wholeness. Habang buhay ka, papag-igihan mong paglapit at paglilingkod sa Diyos. Serve the Lord with sincere heart. If you are living for Jesus, you will serve Him from the heart. And you will not play around with the world. Better is one day in your course than 1,000 days elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo kaysa 1,000 araw na ibang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng mga ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. If you are living for Jesus, you will spend more time with Him. If you are living for Jesus, you will serve Him with a sincere heart. You will serve Him from the heart and you will not pray around with the world. Thirdly, if you are living for Jesus, you will believe in God's word and you will not doubt. You will believe in God's word and you will not doubt. Hebrews 10:22, sa binasa nating talata, sabi ng Bible, let us draw near to God with a sincere heart and with full assurance of faith. Na may matibay na pananampalataya, may lubos na pananampalataya. If you are living for Jesus, ang iyong buhay ay nasa pananampalataya. Paniniwala, pananalig sa salita ng Panginoon, di, walang pagdududa. You will believe in God, you will believe even those things that are impossible. Kahit ang mga bagay na imposible ay nagiging posible. Dahil naniniwala ka sa sinasabi ng salita ng Panginoon. We believe God's word. The just shall live by faith. Makakaasa ka. Mapagtitiwalaan mo. Masasandigan mo ang mga salita ng Diyos. Alam mo kapatid, kapag wala ang Diyos at kapag wala ang kanyang salita, walang kasiguruhan ng buhay. Maraming dahilan para matakot at mangamba, kahit lalo na sa panahon ngayong pandemya. Without God and without His word, we all have the reason to be afraid. Pero purihin ang Panginoon. Buhay ang Diyos at meron tayong salita niya. Ang salita ng Diyos pwede mong asahan at panampalatayanan, pagtiwalaan. We can have full assurance of faith. Sabi ni Simon Pedro, at your word I will lay down the nets. Dahil sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat.
Sabi ng kapitan ng centurion, just speak the word and my servant will be healed. Magsalita ka lang, ang aking katulong ay gagaling sa aking bahay. Lubos na pagtitiwala at pananalig sa salita ng Panginoon. Isaiah 55:11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin itong aking mga balak at gagawin itong aking ninanais. Anong sabi ng Bible? Sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay mabisa, hindi babalik na walang nangyari. Ang salita ni Jesus ang nagpahupa sa nangangalit na uno sa gitna ng laot. Nagpatigil sa malakas na buhos ng ulan. Nagpatahimik sa matitinding bugso ng hangin. Nagpakalma sa naglalakihang mga alon. Siya ring salita ng Diyos na nagpalakad sa mga pilay, nagpamulat sa mga bulag, nagparinig sa mga bingi, nagbukas ng bibig sa mga pipi, nagpakain sa mga gutom, nagbuhay ng patay. Siya ring salita ng Diyos na magpapanatag ng iyong puso, magpapaginhawa ng iyong pakiramdam, magpapayapa ng iyong isipan, magdudulot sa iyo ng pag-asa, magbabago ng iyong buhay, mag-aangat ng iyong kabuhayan. Salita ng Diyos na magbabago ng binabalak ng iyong kaaway, magbabago ng findings ng iyong doktor, magbabago ng anunsyo ng pag-asa, magbabago ng takbo ng iyong relasyon. Walang imposible sa Diyos. All things are possible with God. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi na. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay mo, aangat ang buhay ko. Sino naniniwala? Pag sinabi ng Diyos, sinabi na, lakaran mo, paniwalaan mo, ipaglaban mo. We live by faith. Sa gitna ng krisis, naniniwala tayo, may gagawin ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nabubuhay tayo sa pananampalataya, kapatid. Dahil ang kabaliktaran ng pananampalataya ay pagkatakot. Kung wala ka ng faith, puro ka na takot, papunta ka na sa pagkadurog, papunta ka na sa pagkatalo. Pero hanggat naniniwala ka, hanggat lumalabang ka sa pananampalataya, may pag-asa kang magtagumpay. Amen po ba, mga kapatid? Sino naniniwala? Walang imposible sa Diyos. Ilaban mo ang faith mo. Sa gitna ng paghihirap na dinaranas mo, lakaran mo ang faith, ilaban mo. Maging pursigido, determinado, agresibo, ilaban mong pananampalataya mo. Mag-iwan ka ng legacy kung paano inangat ni Lord ang iyong buhay at ang iyong kabuhayan. Because of your faith. Mag-iwan ka ng pamana sa iyong pamilya. Sasabihin ng mga anak mo, dahil sa pananampalataya ng magulang ko, kaya ganitong aming buhay. We must have legacy in our faith. Na yung pananampalataya natin may epekto, may resulta yung ating pananampalataya. Let us have legacy in our faith. Makita ng sambahayan natin, ng pamilya natin, ng mga anak natin, maging kaapu-apuhan natin. Dahil nanampalataya ang lolo ko, ganitong aming buhay. Amen po ba, mga kapatid? Wag naman yung sabi ng lola sa kanyang apo. Apo, alam mo naman, matanda na ako. Sabi ng lola, matanda na ako kaya ipapamana ko na sa iyo ang aking kabuhayan. Ipapanamana ko sa iyo ang dami kong hayop, ang laki ng aking sakahan, mga pananim, mga punong kahoy, sasakyan, ipapamana ko na sa iyo lahat. Sabi ng apo, talaga po, lola? Nasaan po yun, lola? Nasaan yung mga sakahan, saksakyan, mga punong, mga pananim, mga hayop? Sabi ng lola, papamana ko sa iyo. Nasaan nga po yun, lola? Nandun sa Facebook ko po. Ang email ko ay hotlola21@hotmail.com. Papamana ko sa iyong farm bill ko doon. May pamana yung farm bill mo doon sa Facebook. Let's have legacy in our faith na may katuturan ng ating pananampalataya, may nangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Sino niniwala kaya ng Diyos magbago ng buhay? Sino niniwala kaya din magbago ng Diyos ang kabuhayan? Kaya ngang baguhin ang buhay mo, kabuhayan pa kaya? Palapangan natin ating Panginoon. If you are living for Jesus, you will believe in God's word and you will not doubt. And lastly, if you are living for Jesus, you will live like a person who is no longer carrying the dirt and guilt
that mistakes have stained you in the past. You will live like a person who is no longer carrying the dirt and guilt that mistakes have stained you in the past. Sabi ng Hebrews 10:22 sa last part, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Mga kapatid, lahat tayo may past. Lahat tayo may nakaraan. Lahat tayo may kwento ng pangit na nakaraan. Lahat tayo ay naging biktima at nabihag ng kaaway sa nakaraan. Si Zaccheo, mayroong pangit na nakaraan. Siya isang magnanakaw. Si Maria Magdalena, may pangit na nakaraan. Ikaw din meron. Lahat tayo. Pero purihin ng Panginoon, mga kapatid. Salamat dahil meron tayong Diyos na mapagpalaya, mapagpatawan, mapagmahal. Palapakan natin ang Panginoon. We don't need to carry the guilt and we don't need to carry the guilt and the dirt that have stained us in the past. Nasupungan natin ating mga sarili sa kamay ng isang Diyos na mapagpalaya, mapagmahal, mapagpatawad. Nililinis niya ang ating nakaraan. Binubura ang masalimuot na kwento ng iyong kahapon. Nililimot ang ating mga atraso at mga pagkakasala. Hinuhugasan ang ating mga dumi at mga mantsa ng lumang buhay. Kasing laki man ang barko ang iyong kasalanan, ang pagpapatawad ng Diyos ay kasing lawak ng karagatan. Overwhelming ang pagpapatawad at pagmamahal ng Panginoon. He can make us a brand new person. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a brand new person. The old has gone, the new has come. He makes us a brand new person. Pag sinabing brand new means you have no past. Wala kang nakaraan. Pinuputol ng Diyos ang iyong kahapon. Yung pangit mong nakaraan, pinuputol ng Diyos yun. Wala kang nakaraan. Sabi ni Pablo, I have wronged no one. Wala akong atraso kanino man sa inyo. Wala akong pagkakasala kanino man sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. And we caught him. Basically, kung yun ang pagbabasihan natin, we caught him lying. Bakit sinabi niya, wala akong atraso kanino man sa inyo, wala akong pagkakasala kanino man sa inyo. I have wronged no one, I have sinned no one, sabi ni Apostle Pablo. Eh, basahin mong kwento ng buhay niya, di ba? Isa siya sa nagpapatay. Ah, sa unang martir, si Esteban. Siya pang humawak ng mga balabal nang nagbato kay Esteban. Diba, isa siya sa masugid na parseyo na nais patayin at ipakulong mga Kristiyano sa Damascus. Namatay si Esteban, nandun siya, saksi siya sa pagkamatay ni Esteban at sangayon siya sa pagkamatay ni Esteban. Pero bakit sinabi niya, I have wronged no one, I have sinned no one. Wala akong atraso, wala akong napagkasalanan kahit sino man sa inyo. Nagsisinungaling ba si Apostol Pablo? Samantalang isa siya sa suspect ng pagkamatay. Isa siya sa salarin ng pagkamatay ni Esteban. Alam mo kapatid, ang revelation, kapahayagan ng Panginoon sa kanya. Nung siya'y nasubasog doon sa lupa, habang siya'y nasa daan patungong Damascus, at nakakita siya ng nakasisilaw na liwanag, siya'y nasubasog sa lupa. At ang sabi ng tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusing? Napakahirap sumipa sa matulis na bato. Sabi ni Saulo, sino po kayo, Panginoon? Sabi ni Jesus, ako si Jesus. Ako si Jesus na yung inuusik. Alam niyo, nung bumangon siya, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a brand new person. By the time pagbangon niya, patay na ang lumang Saulo. Wala na siyang nakaraan. Isa ng bagong Saulo ang tumayo at tumindig. Walang nakaraan. Kaya sabi niya, I have wronged no one. Pinuputol ng Diyos ang iyong kahapon. Nililinis ang Diyos ang iyong nakaraan. You have no past. Sabi mo sa katabi mo, you have no past. Oh, marami kang pakapalpakan noong araw. May mga failure ka noong araw. Pero ngayong na kay Kristo ka na, you have no past. Sabi ng Biblia, Hebrews 8:12, He remembers our sin no more.
Kinakalimutan, nililimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, yung atraso mo nung araw, ayos na yung kay Lord. Pinatawad ka na, nilimutan ng Panginoon ating mga pagkakasala at mga pagkukulang. He remembers our sin no more. May isang babae na laging nagkwento sa kanyang pastor na lagi daw niyang nakakausap ang Diyos sa panaginip. At alam ng pastor sa kanyang puso, nagwiwitness, yung kwento ng babae nagwiwitness sa puso ng kanyang pastor dahil nakikita ang glory, ang nagoglo ang kanyang mukha at talagang laging inspired. Pastor, lagi kong nakakausap si Lord tuwing ako'y matutulog at mananaginip. Nagkakausap kami ng Panginoon. Pero itong pastor na ito ay mayroong kasalanan na nagbabother sa kanya lagi. Kasalanan ang nagawa niya matagal ng panahon. Tuwing maaalala ng pastor ang kanyang ginawa na pagkukulang, pagkakamali, natutroubled siya. Nakokonsensya siya. Nagigilty siya. Nakiusap siya sa babae. Sabi niya, kapatid, pakiusap. Kung muli mong makausap ang Panginoong Diyos, pwede ba banggitin mo ang tungkol sa akin? Banggitin mo ang pangalan ko at ang kasalanang ginawa ko sa kanya. Opo, pastor, babanggitin ko yun sa Panginoon. Paglipas ng ilang araw muling nakita si pastor at yung babae, sabi ng pastor, kapatid, kumusta na? Ay, mabuti naman, pastor. Nakausap mo ba uli si Lord? Opo, pastor, kagabi. Ang haba ng kwentuhan namin ng Panginoon. Ang haba ng usapan namin. Sabi niya, kapatid, nabanggit mo ba kay Lord ang tungkol sa akin? Nabanggit mo ba sa Diyos ang tungkol sa kasalanan ko? Ayaw po, pastor. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa iyo, pati yung kasalanan ginawa mo. Anong sabi ni Lord? Ang sabi sa akin ng Panginoon, nakalimutan na daw niya. Forgive yourself. The Lord has already forgiven you. Minsan inuusig natin ating mga sarili. Kakaroon tayo ng self-condemnation. Inuusig mong sarili mo. Pero matagal ka na palang pinatawad ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo sarili mo. Free yourself. The Lord has already forgiven you. Isaiah 43:25. Gayon man ako ang Diyos na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Hindi ko na aalalahanin pang muli ang iyong mga kasalanan. Micah 7:19. He buried my sins into the depth of the sea. Inililibing ng Diyos ang aking mga kasalanan sa pusod ng dagat. And in Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. There is no more condemnation to those who are in Christ. Isaiah 1:18, sabi ng Panginoon, hali kayo, mag-usap tayo. Hali kayo, magpaliwanagan tayo, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula, gaano man kaitim ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputuin tulad ng yelo o bulak. Mga kapatid, if you are living for Jesus, kung tayo nabubuhay para kay Jesus, ang buhay natin ay nasa serye ng paglapit, palapit ng palapit sa Kanya. We spend more time with Him. Lagi ka sa gawain, lagi kang nagbipray, lagi kang may oras at panahon. Umiikot ang buhay natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. If you are living for Jesus, ang paglilingkod mo'y seryoso na. Galing sa puso. Walang paimbabaw, walang pakitang tao. Galing lahat dito sa puso ginagawa mo. Ang pagpuri mo, paghahandog mo, pag-invite mo, lahat ng ginagawa mo, ramdam ng puso mo, Lord, para sa iyo to. You serve Him with a sincere heart. Nire-represent po ang maayos ang Diyos sa harapan ng mga tao. Hindi si Lord napapahiya sa iyo sa harap ng mga tao. You honor God sa buhay mo, in and out, sa sinusuot mo, sa pagiging marangal mo. You represent God well sa harapan ng mga tao. Kung nabubuhay ka para kay Jesus, ang pananampalataya ay nandyan sa iyo. Walang alinlangan at walang pagdududa. Ang mga bagay na imposible, papangyarihin niya, naniniwala ka. Meron kang full assurance of faith. At kung nabubuhay ka para kay Jesus, ang nakaraang buhay mo'y wala na. Ang mga atraso mo'y pinatawad na. You don't need to carry the guilt of the past because you have no past. You are a brand new person in Christ. God bless us. Pagpalain tayo ng Panginoon.